On today's episode, kilalanin ang poor man's cow sa Pilipinas, ang kambing. Alamin kung paano magsimula ng sariling slaughter goat farm sa tulong ng small ruminant center ng CLSU. Trip mo bang mag-agritourism? Makikita lahat yan sa Bayan ng Balungaw, Pangasinan. Aralin ang importansya ng Philippine strain na bakuna at anong magandang dulot nito sa ating mga alagang hayop. Tinaguri ang Sunrise Industry ang pag-aalaga ng kambing. Ano ang mga challenges na hinaharap ngayon? Malalaman na ang kalagayan ng goat industry sa bansa. Ang kambing ay tinataguri ang poor man's cow dahil maliit ang capital requirement at management costs nito kumpara sa ibang livestock. Kayang-kaya alagaan at pagkakitaan ng ordinaryong Pinoy. Ayon sa pag-aaral ng Bureau of Agricultural Statistics, umaabot ng 3.7 million ang bilang ng mga kambing sa Pilipinas. Ganun paman, 98% ng bilang na ito ay binubuo ng mga backyard raisers na mayroong isa hanggang limang inahing kambing. Hindi nalalayo ang pag-aalaga ng kambing sa ibang livestock. Ganun paman, mas maliit ang production cost ng goat farming kumpara sa baka at iba pang livestock. 75% ng food requirement ng kambing ay damo na bountiful naman sa Pilipinas, kumpara sa swine or poultry na nangangailangan ng commercial feeds. Mas madali rin kumita sa kambing dahil mabilis itong dumami, malakas mag-produce ng gatas, mabilis lumaki, at in-demand ang karne nito. At ang market niyan ay napakadali. Madali siyang ibenta, at kung sa larangan ng bakahan at saka ng kalabaw, ay makakabili ka ng umigit kumulang na 10 kambing kumpara sa isang baka at saka isang kalabaw. At umaabot lamang ng isang taon, magmula pagbubuntis hanggang isang taon, pwede mo nang ibenta ang kambing. Sa baka at kalabaw, halos isang taon ang pagbubuntis, palalaki mo siya ng bago ibenta, halos 2 taon. Nakapanganak na ho ang inyong kambing ng 2 beses. Na anumang oras na kailangan ang handaan o kakulangan sa pera para ipagtusto sa pag-aaral at ano pa man, madali nilang ibenta ang kanilang mga kambing. Kumpara na naman sa mga baboy at iba pang klase ng hayop, baka, kalabaw, hindi mo siya basta maibebenta ng mabilis at hindi ka malulugi. Ang pag-aalaga ng kambing bilang isang negosyo ay nahati sa scale o dami ng inaalagaan. Una, ang backyard raisers na may 1 hanggang 5 na inahing kambing. Pangalawa, ang semi-commercial scale na may 5 to 25 na inahin. At pangatlo, ang commercial scale na may higit sa 25 na inahin. Tatlong klase naman ng negosyo ang pwedeng pasukin sa goat farming. Ang goat farming for slaughter, breeding, at dairy. Karamihan sa breeders ay may mga large-scale commercial goat farms. Isa sa mga commercial breeders ay si Jeffrey Lim, owner ng JSJ Goat Farm sa Tarlac City. Nagsimula bilang hobby, ngayon ay full-time business na may higit 800 heads ng kambing. We started this 6 native goats as a hobby. Tapos nalaman namin na bukod sa native goats, we have imported breeds. So we visited CLSU and other government goat farms. So we find out na hindi lang pala native goats. We can improve the breeds and the genetics, so mas maging more profitable ang goat farming. Then nag full-time kami, na ito lang ginagawa namin, around 2004. So full-time goat farming, ito nakafocus lang kami rito. And this is our livelihood and source of our income. Ang mga breeder ay nagpo-provide ng mga good quality upgraded and pure breed na kambing para sa mga goat farmers for slaughter. Itong producing breeder goats, private sectors importing their own imported breed from Australia and US. And then, yung mga napoproduce niya itong private sectors, ito yung mga binibili ng mga backyard goat farmers. So ito naman yung ginagamit nilang pampalahid sa mga native natin mga kambing para mas lumaki sila. Isa sa mga semi-commercial farmers ng Nueva Ecija, si Honrado Castillo ng CVC Farm. Sa unang 3 taon, siya ay nagparami ng upgraded na inahin bago siya nagbenta ng kambing for slaughter.
Kaya sa mga unang taon ng kanyang goat farm, halos napupunta sa mga gastusin ang kanyang kita. Sa una po, di po ako ganong nagbenta. Ang mga inaalis ko lang po, yung mga pangkatay, yung mga lalaking kapon. Sa kadahilanan pong pinaparami ko po yung mga babae. Pinaparami ko sila by upgrading 50, 75 hanggang 87.5. Sa ngayon po, mga nasa mahigit 300 po yung head po namin. Sa ngayon po, nagbebenta na po ako ng mga upgraded. Si Angie Mendoza ng Mountain Goat Dairy Farm sa Tarlac City ay isa sa kilalang semi-commercial dairy farm sa Central Luzon. Nakarating na kami dito sa dairy. Ginagatasan na namin yung ibang mga kambing namin. And meron na kaming na-develop ng mga products namin like yung goat's milk. Ngunit sa kabila ng mga development na ito, hindi pa rin fully accepted ng mga Pinoy ang mga produktong mula sa goat milk. Goat's milk, hindi pa masyadong accepted. Diba, no? Konti lang ang umiinom ng goat's milk dito sa atin. Kasi pag sinabi mong goat's milk, akala nila maanggo. It's not true. Basta magandang pagkakuha niya, very sanitary, wala siyang kaanggo. You don't even know that it's goat's milk. It is closest to mother's milk. Ayon sa mga eksperto, importanteng maging handa bago pumasok sa negosyo. Mag-attend ng mga seminar sa goat management. Ikalawa, bumisita sa mga demo farms tulad ng nasa Balungaw, Pangasinan. Sa mga demo farm, matututunan ang tamang housing, feeding, at iba pa. Ikatlo, kumuha muna ng experience sa pag-aalaga bago pumasok sa semi at commercial scale farming. Pwede tayong mag-umpisa ng pag-aalaga ng kambing base sa ating kakayanan. At habang nag-gain tayo ng experience ay paramihin natin ang ating mga alagang kambing. No? Pwedeng 5 doe level hanggang siya ay umabot ng 25 doe level hanggang maging 50. Marami na ang nag-aalaga ng kambing bilang isang negosyo. Pero kulang pa rin ang supply para sa demand ng goat for meat sa loob at labas ng bansa. Speaking of the market sa goats, we have a problem. Malaki ang demand, konti ang supply. Ang daming gustong bumili pero wala tayong ma-supply dahil kulang na kulang. May mga banyaga na nakikipag-tie up sa federation ngayon. Magsusupply daw tayo ng 150 goats a week. But the problem is, dito lang sa atin, local consumption, hindi natin masupplyan, no? So I think it's a good potential para sa Pilipino. Malaki pa ang room for improvement para sa goat farming. Ngunit higit na malaki ang potential ng industriyang ito. There is a bright future for this sunrise industry. Hindi kailangang malaki ang puhunan para sa slaughter goat management. Ang mahalaga ay ang tamang kaalaman bago magsimula ng isang farm. Sa tulong ni Dr. Emilio Cruz at Dr. Virginia Venturina ng Small Ruminant Center ng Central Luzon State University, ituturo nila ang tamang slaughter goat management. Mayroong 6 na breeds ang kambing na available sa Pilipinas. Pero ang pinaka-popular na meat type breeds ay ang native, Anglo-Nubian at Boer. Ang native goat ay may maliit na pangangatawan. May bigat na 20 kilograms at sapat lang ang half-liter na gatas para sa sariling anak. Ang Anglo-Nubian ay isang dual breed na meat or milk type goat. Kapansin-pansin ang nakalaylay na tenga at matangos na ilong. Ito ay mabilis lumaki at umaabot na 70 to 80 kilograms. Nakakapag-produce din ito up to 1.5 liters ng gatas araw-araw. Ang Boer goat naman ang pinakapopular na meat type goat sa bansa. Mabilis itong lumaki at umaabot ng 90 hanggang 120 kilograms. Ayon kay Dr. Emilio Cruz, magandang magsimula mag-alaga ng native kumpara sa pure breed na kambing. As you gain experience, saka mo na pagtunan ng pansin, etong mga imported goats, they are very prone to mineral
deficiencies. Kumpara sa pure breed, maliit lang ang puhunan para sa native goats. Ang isang magandang native ay nagkakahalaga lamang ng 3 to 4,000 pesos. Mas matibay rin ito sa sakit at sanay sa pabago-bagong klima sa Pilipinas. Maliban dito, sapat na pagkain na ang damo, darak, asin at legumes para mapanatiling malusog ang mga ito. Ideal sa slaughter goat farming na fully confined ang mga kambing. Ibig sabihin, full control sa pagkain, safety at pag-iwas sa sakit. Ang goat house ay dapat na may 1 meter elevation mula sa lupa. May sapat na ventilation sa loob, protektado sa ulan at malakas na hangin. Kailangan din na slatted ang flooring. Ang tamang distance ay kapag kasya ang hinlalaki sa pagitan ng slats. Ito ay para masiguro na lulusot ang dumi ng kambing papunta sa lupa. Ang three-way cross ay upgrading ng kambing na dumadaan sa three stages. Una, iko-cross ang native na inahin sa isang pure Anglo-Nubian na kambing. Ang kalalabasan nito ay 50% upgraded goat. Madadagdagan ng 1 liter ang production of milk ng upgraded goat kumpara sa native. In preparation ito for the bigger kids as a result of upgrading. Pagkatapos, ibubulog naman ang 50% upgraded goat sa isang pure boar. Ito naman ang tinatawag na three-way cross goat. Ang mga kambing na ito ay aabot sa 50 kilograms na timbang. Ito ang tinatawag na three-way cross. Ideal ito for slaughter goat dahil may sapat na produksyon ng gatas ang mga inahin at mabilis bumigat ang mga kambing. Para sa management ng isang slaughter goat farm, importanteng mayroong sapat na pagkukunan ng masustansyang pagkain. Ito ay upang masiguro ang malusog at mabilis na paglaki ng mga kambing. Ang 30 kilos na kambing, kinakailangan lamang niya ng 5 kilo na damo o legumbre. O pwede mo siyang pakainin sa umaga lamang, pero hinihikayat namin na 2 beses yan. Isa sa umaga, isa sa mga alas 2 ng hapon. Mapili ang kambing sa pagkain, kaya importante na hindi lang iisang klase ng damo ang ipapakain. Kaya naman merong tinatawag na legume strata. Kung ang damo ang kanin ng mga kambing, legumes naman ang kanilang ulam. Ang legumes ay madaling itanim at mahahanap lamang sa ating kapaligiran. Ang mga legumes na magandang ipakain ay ang kakawate, ipil-ipil at rinzoni. Mahina ang kambing sa pneumonia, kaya dapat siguraduhin na sapat ang sustansya na nakukuha nila para mapanatiling mataas ang kanilang resistensya. Ang kambing ay may sakit kung hindi ito sumasabay sa pagkain, kapag matamlay ang kanyang mga mata, at kumadumi ang balahibo sa kanyang puwetan. Pwedeng bigyan ng vitamin supplements ang mga kambing. Kapag may sakit o nanghihina ang kambing, ginagamitan sila ng vitamin injectables tulad ng Vitamax na B-complex vitamins with amino acid. Kung may mineral deficiencies naman, binibigyan ng molasses tube na dinidilaan ng mga kambing. Siguraduhin na nakahiwalay ang mga bagong panganak na kambing dahil maaari silang matapakan ng malalaking kambing. Ihiwalay din ang mga buntis dahil meron silang sariling nutrition and health requirement. Importante rin na mahiwalay ang mga may sakit para maiwasan na makahawa ito. Ayon kay Dr. Virginia Venturina, isang eksperto sa goat health and parasitology, malaking cause of mortality rate ang worm infection. Ito ay hindi maiiwasan, pero kayang kontrolin. Kasi alam naman natin na ang basic na pagkain ng kambing ay damo.
no? Yun ang kanilang pinakakanin. At dun sa damo, dun na nakukuha yung mga bulate. At ang araw-araw kumakain ng kambing ng damo, we could assume na araw-araw nagkakaroon sila ng bulate. Ngayon, itong mga worms na to, pag nangitlog at sumama sa dumi ng hayop, mula sa paglagpak sa lupa hanggang sa ito ay maging infective, that will take a minimum of 4 days. So yung mga larva na yun, umaakyat na sa mga damo. At that happens dun sa early morning. Kung pakakawala ng mga kambing sa pasture, mabuting gawin ito after 10 o'clock in the morning. Dahil habang pataas ang araw, mas nagiging inactive ang parasites. Ang rapid rotational grazing ay originally ginagawa para masiguro na hindi ma-overgraze ang pasture. Pero napag-aralang isa rin itong effective na worm control. Hatiin ang pasture sa 10 paddocks. Kada 4 na araw ay ililipat ang mga kambing sa susunod na paddock. Dahil 4 days ang infectivity ng common roundworms, ibig sabihin na ilipat na ang kambing sa bagong paddocks bago pa mabuhay ang mga parasites. Babalik lamang ang mga kambing sa unang paddock makalipas ang 40 days. Sa panahong ito, 80% ng mga parasites ay patay na. Sa pag-administer ng anthelmintic tulad ng albendazole, siguraduhin na 8 to 10 hours na hindi kumain ng kambing bago purgahin. Ibigay ang pamurga sa umaga at siguraduhin na nakapasok ang pamurga doon sa lalamunan ng kambing. Para ma-maximize ang effectiveness ng gamot, huwag munang pakainin ng kambing ng 2 to 3 hours. Ang kambing ay madaling alagaan, mura ang production cost at mataas ang resistensya sa sakit. Sa tamang pangangalaga, siguradong lalago ang ating goat business.